Limang mga bansa sa mga kaalyado ng Amerika na maaaring magtaksil dito. Una, ang United Arab Emirates. May 3 base ng militar ang US sa UAE. Ang mga daungan sa Emirati ay mas maraming sasakyang pandagat mula sa US kaysa sa anumang daungan sa labas ng US. Mayroong pre-clearance ang UAE mula sa US border na mga tauhan ng Amerika. Ito ay pinapatakbo ng US Customs and Border Protection. Ito ang tanging kasunduan ng ganitong uri sa gitnang silangan. Sa unang sulyap, ang UAE ang pangunahing kaalyado ng Amerika sa rehiyon, ngunit ang kanilang pinuno, si Sheikh Mohammed bin Zayed, ay hindi bumisita sa US mula noong 2017. Ang kasunduang bumili ng mga F-35 fighters ay naantala noong 2021, sa halip, bumibili ang UAE ng mga eroplano mula sa China. 2 beses nang bumisita si Sheikh Mohammed sa Russia noong nakaraang taon. Hindi pinailalim ng Emirates ang Russia sa anumang mga sanksyon. Tinatanggap nito ang salapi, langis, at ginto mula sa Rusya. Ang mga Ruso ang pinakamalalaking bumibili ng real estate sa Dubai. Noong Enero taong 2023, itinuturing na pumayag ang UAE na magbahagi ng impormasyon sa intelligence ng Russia. Ito ay magiging tuwirang paglabag sa kanilang mga pangako. 2. India. Kamakailan ay mas lalong naglapit ang India sa Estados Unidos. Pinalakas ng 2 bansa ang kooperasyon sa pagtatanggol. Sila rin ay nagtutulungan sa mga semiconductor at mahahalagang mineral. Noong 2016, inihayag ng US ang India bilang isang pangunahing partner sa pagtatanggol. Ang 2 hukbo ay nagsasagawa ng taunang pagsasanay. Ngunit magkaibigan din ang India at Russia. Sa loob ng mga taon, umaasa ang India sa mga armas mula sa Russia. Binibili nito ang record na dami ng muraing langis mula sa Russia. Mula 2022 hanggang 2023, lumaki ng 11 beses ang export ng Russian oil patungong India. Noong 2022, dumating ang mga sundalong Indian sa Russia para sa 1 linggong pagsasanay. Ang Moscow ay patuloy na pinakamalaking tagapagbigay ng militar na kagamitan sa New Delhi. 3. Ehipto. Mula 1979 hanggang 2003, nakakuha ang Ehipto ng $19 bilyon na tulong militar. Ito ang 2 pinakamalaking hindi NATO natatanggap ng tulong militar mula sa US, matapos ang Israel. Natanggap din ng Ehipto ang mga halos $30 bilyon na tulong pang-ekonomiya. Kinikilala ng US ang Ehipto bilang isang mahalagang kapartner sa Hilagang Aprika, ngunit hindi ramdam ng pamahalaan ng Ehipto ang anumang obligasyon sa Amerika. Pinalalalim ng Cairo ang ugnayan nito sa Moscow nitong mga nakaraang taon. Nagtatayo ang Russia ng unang planta ng nuklear na kuryente sa Ehipto. Ipinangako nitong magbibigay ng militar na kagamitan. Hindi lamang tinanggihan ng Ehipto ang mga ekonomikong sanksyon laban sa Russia, sumang-ayon itong gumawa ng 40,000 na rocket para sa gyera ni Putin sa Ukraine. Nang lumabas ang plano, napilitang umatras ang Ehipto dahil sa presyon ng Amerika. Ang kasunduan ay kinansela. Pakistan. Isa ang Pakistan sa pangunahing tumatanggap ng USAID. Mula 2002 hanggang 2013, nakatanggap ang Pakistan ng $26 bilyon. Kasama sa mga kagamitan ang 18 na bagong F-16s at 8 na P-3C Orions. Natanggap rin ng Pakistan ang mga anti-tank at air-to-air missiles. Nakuha nito ang mga Amerikanong attack helicopter at pati na rin isang Perry-class missile frigate. Ngunit ang katapatan ng Pakistan ay laging itinuturing na kaduda-duda. Pinahintulutan nito ang mga sundalong Taliban na pumasok sa bansa. Sa katunayan, sa Pakistan nagtago si Osama bin Laden. Nitong mga nakaraang taon, umaasa ang Pakistan sa China. Mahalaga sa ekonomiya nito ang mga pautang at pamumuhunan mula sa China. Importante rin sa Pakistan ang pag-angkit ng muraing Russian crude oil. Hindi maaring suportahan ang isang panig nang hindi ikinakalakal ang isa pa. Panghuli, Brazil. Noong 2019, itinalaga ni Trump ang Brazil bilang isang pangunahing hindi NATO na kaalyado. Noong 2020, nagkasundo ang US at Brazil na mag-develop ng mga proyektong pangtanggol. Lahat ng pondo ay ibinibigay ng US. Nanatili ang US bilang pangunahing mamumuhunan sa Brazil, ngunit ang pinakamalaking bansa sa Timog Amerika ay hindi maasahan. Ang patakaran sa dayuhang relasyon ng Brazil ay malaki ang dependensya sa sino ang nasa kapangyarihan. Ang kasalukuyang pangulo ay ang leftist na si Luiz Inácio Lula da Silva. Sinusuportahan niya ang pagpapalakas ng ugnayan sa parehong Russia at China. Isa ang Brazil sa mga pinakamalalaking bumibili ng mga fertilizer mula sa Russia. Kamakailan lang ay nagsalita si Lula tungkol sa pag-iwan sa dolyar ng US sa pandaigdigang kalakalan. Iniisip niyang lumipat sa yuan. Ano sa palagay niyo mga kakatha? Ano nga ba ang katayuan ng Pilipinas sa bansang Amerika? Ilagay sa komento at huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa YouTube, TikTok at FB ng ating Kakatha TV.